Tingin ko talaga di darating ng Hitler ngayon. Darating siya sa abi. Eh, paano nga kung di dumating? Kasi mo, Rosario, tayo na lang mag-date eh. Pero dito, labas tayo. Anong ginagawa mo dito? Bodyguard! Kael, chaperone ko siya. Rosario, order ka na ng gusto mo dyan. Kuya, ma-order na siya. Gusto ka dito na yun. Isa na ito, sakay isa na ito. Paborito niya yun. Ito, paborito niya ito, sakay ito. Juan, pag-iingat ka ah. Baka masamid ka. Hindi. Paborito ko siya. Pag talaga ng mukha mo. Diba? Hindi nyo man ako nirespeto? Eh di kayong dalawa na mag-date! Ano ko lang sa akin? Tulong! Tawad niyo ako! Ibalita ko galing sa Prince Rachel. Si Kael po, sinugod sa ospital. Alam mo na kung gagawin mo. Padala mo dyan ang ating maso nga doktor. Ngayon din. Nawala na ako ng kapatid. Hindi ko kakayanin kung mawawala pa sa akin ang anak ko. Bossing, hindi ko po akalain na darating ang pagkakataong ito. Pero nakikiusap po ako sa inyo ngayon. Tulungan niyo po si Kael. Bigyan niyo po sana siya ng lakas para malagpasan niya ang pagsubok na ito. Maayos ang lagay niya, Ama. Mahal na Reyna. Naagapan ng mga doktor natin ang sugat ng prinsipe. At sigurado po ako na walang nakaalam sa sikreto natin. Pwede ko na ba siyang dalawin? Gawin mo kung kailang pwede. Marami lang tanong na dapat sagutin sa akin si Kael. Bakit siya tinamaan ng bala? Bakit hindi siya nakailag? Dahil niligtas po niya ang isang babae, Ama. Babae? Babae? Ang tindera ng bulaklak, mahal na Reyna. Sinangga po niya ang bala na dapat ay para sa babaeng yun. Kael, kamusta ang pakiramdam mo? Mabuti na ako. Okay na. Naku, sir! Huwag muna kayong tumayo. Makakasama sa inyo yan. Gusto lang namin kamustahin ang kalagayan mo. Gusto na rin namin magpasalamat sa pagligtas mo sa anak namin. Maraming salamat, Kael. Oo nga, Kael. Maraming salamat. Nung umpisa pa lang, eh, kampante na ako kapag ikaw ang kasama ni Rosario. Alam kong hindi mo papabaya ang mapahamak ang anak namin. Wala ho yun. Ginawa ko lang po yung tungkulin ko bilang pulis. Ang sabi nga po pala ng mga kasamahan ko, nakulong na lahat ng mga nagtangkang dumukot kay Rosario. Kael, hindi lang yun wala para sa akin. Napakalaking bagay ng ginawa mo para sa akin. Munti ka na magbuwis ng buhay para lang maligtas ako. Salamat ha. Anak, ano, kamusta na? Abay, pagkatapos mong mag-text kay Asyo na nasa ospital kay Rosario, hindi ka na kumontak. Ayos na ho si Rosario, Lola. Ligtas naman ho siya, pero magkasama sila ngayon ni Kael eh. Ano ba kasi nangyari, best friend? Malagay sa pangalibang buhay ni Rosario. Kaya tulungan namin siyang iligtas ni Kael. Muntik na po mabaril si Rosario. Buti na lang po naligtas siya ni Kael. Ha? Ginawa ni Hitler yun? Ibig sabihin, mabait rin pala siya? Ikaw, anak, hindi ka ba nasaktan? Ayos lang ako, Loli. Oh, uminom ko muna ng tubig. Oh. Okay na ako. Hindi mo na kailangan gawin yan. Kael,
Ito lang yung kaya kong gawin para pasalamatan ka. Pero wala ka pang pahinga eh. Sige na, umuwi ka na muna. Ako ba naman, Kael? Walang-wala itong ginagawa ko kumpara sa ginawa mo para sa akin. Sinalo mo yung bala na dapat para sa akin. Basta para sa'yo, Rosario. Lahat, kahit ilang bala pa yan sasaluhin ko para may ligtas ka lang. Juan, may kanina ka pa walang kibo. Anak, alam ko kapag may dinaramdam ka. Magkwento ka nga. Usap tayo. Tungkol ba yan kay Rosario? Kapololi, naisip ko lang po kas kanina. Ano kung di nasanggan ni Kael yung bala? Kung mamaya wala na si Rosario. Anong wala na? Wala na. Yung sinasabi ko sa inyo dati. Nabalang araw, baka kami rin na magkatuluyan. Hindi ko rin po sa kanya masasabi kung anong dahilan kung ba't ako sa kanya umiiwas. Hindi ko mapagtatapat ang totoong nararamdaman ko sa kanya. Kung gano'n ko siya kamahal. Pero nakaligtas naman si Rosario. Hindi naman siya namatay. O ikaw, alam mo ba kung anong ibig sabihin nun? Ano po, Lola Milen? Binigyan ka ng isa pang pagkakataon. Anak, huwag mong sayangin yun. Kung talagang mahal mo si Rosario, ligawan mo siya. Sabihin mo sa kanya kung ano ang nararamdaman mo. Sabihin mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Pero kung handa ka na nabitawan ang pag-ibig mo sa kanya, handa ka na na ibigay siya sa iba, anak, huwag mo na siyang puntahan. Pabayaan mo na siyang manahimik. Juan, pag-isipan mong maibig ang sinabi ko sa'yo. Mag-desisyon ka, anak. Brother Jules, nabalitaan ko yung barilang nangyari kagabi. Mabuti ligtas kayo ni Rosario. Eh, si Rosario, kumusta? Maraming salamat sa pag-alala, Brother Jules. Pero wala naman nangyari masama sa kanya. Eh, yung si Kael, kumusta naman? Mabuti na po siya. Ligtas na po siya sa panganib. Nagdasal nga po kay Bossing eh, na naligtas po siya. Iba ka talaga, Juan. Mabuti ka talaga ang tao. Pati karibal mo sa pag-ibig, hinihingi mo ng pasalamat sa itaas. Oh, bakit problemado ka na naman? Dahil ukas sa nangyari, natakot po ako na baka mawala sa akin si Rosario. Hanggang ngayon po, hindi ko pa rin pamapagtapat sa kanya ang totoo eh. Natakot po kasi ako na baka hindi niya ako matanggap. Alam mo, Juan, ikaw lang ang nagbibigay ng hadlang. Hindi mo kasi binibigyan ng pagkakataon kayo ni Rosario. Ikaw. Kumbaga sa laban, hindi ka pa sumusugod, bahag na kagad ang buntot mo. Iniisip mo, talo ka na kagad. Para masugal, paano ka mananalo kung wala kang taya? Alam mo ang gawin mo? Ligawan mo si Rosario. Ipagtapat mo sa kanya kung ano ang nandiyan. Ibigay mo sa kanya ang desisyon. Kamusta ka na? Okay naman. Maya-maya lalabas na din ako.
Eh, di mabuti. Si Rosario. Nasa baba lang. Maya-maya akit na din yan. Siya nga pala. Salamat at niligtas mo ang buhay ni Rosario. Esensya ka na. Nagkamali ako na pagkakakilala sa'yo. Okay ka pala. Alam mo, okay ka din. Buti lang nailigtas mo ako dun sa sasaksak sa akin. Kung di mo ako nailigtas dun, hindi ko maililigtas si Rosario. Dahil sa'yo, kaya ako nailigtas si Rosario. Pareho lang naman tayo ng hangarin eh. Kung mapagbuti ang kalagayan ni Rosario. Siguro naman dahil sa nangyari, hindi ka naduda sa intensyon ko sa kanya. Mahal ko si Rosario. Alam ko yun. Pero gusto ko rin malaman mo na mahal ko rin si Rosario. At hindi ako papayag mapunta siya sa'yo. Paano yan? Anong gagawin natin? E di hayaan natin ibigay ang decision kay Rosario. Okay. May the best man win. Pwede naman pala kayo magkasundo eh. Tama ka, Rosario. Nag-usap na kami ni Kael. At nag-ayos na kami. Sweet mo naman, Juan. May dala ka pang bulaklak para kay Kael. Uy, di oh. Para sa ito. Bakit? Naku, ikaw ha. Ayan ka na naman. Rosario, pakinggan mo muna yung sasabihin ni Juan. Ano? Oo, Rosario. Tama si Kael. Kaya muna ako paliwanag sa'yo. Juan, wala na nga tayong dapat pang pag-usapan pa. Tol, ayos lang ba? Teka nga, anong nangyayari dito? Eh, kasi, Rosario, nagkaintindihan na ako ni Kael. Kung ano man yan ang pagkaintindihan ninyo ni Kael, ayoko na malaman pa, ha? At itong bulaklak na to, sa'yo na yan, Kael, ha? At pwede ba? Hindi ako sanay. Pwede magkaaway na lang kayo ulit? Rosario! 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 Rosario, sandali! Pakinggan mo muna ako! Pwede ba, Juan? Lubayan mo nga ako? Di ba sabi mo dati mag-desisyon ako? Ngayon nakapag-desisyon na ako, Rosario. Liligawan na kita. At kung ano man yung problema ang sinasabi ko sa'yo dati, gagawa ko na solusyon yun. Ipapakita ko sa'yo kung gaano kita kamahal at gaano kasinsero itong nararamdaman ko para sa'yo. Rosario, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Juan, ayoko. Ganito din ang ginawa mo sa'kin nun. Kaya alam ko kung saan papunta to. Kaya ayoko. Kaya halanak. Ma? Hindi ko matiis na hindi ka dalawin. Nakakalala kami ng ama mo sa'yo. Kamusta ka na? I'm alright, Ma. Don't worry. Mababaw lang naman tong sugat na to eh. Pagaling na nga eh. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit niligtas mo mabaing yun. I had to do it, Ma. Alam mo, may image ako sa publiko na kailangan ko panindigan. Trabaho kong habulin yung mga rapists na gang na yun. Nagkataon, nandun yung babae na yun, so I had to save her. Naintindihan kita. Ang hindi ko maintindihan, bakit kinailangan mo saluyan ang balang yun para sa babae yun? Rosario, yung inaasahan kong sasabihin mo sa akin yan. Sa dami ng atrasong nagawa ko sa'yo. Yun naman pala eh. Pero hindi ibig sabihin na susuko na ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Ipapakita ko sa'yo sa pagkakataon ito. Paninindigan ko na ang panliligaw ko sa'yo. Kung hindi kita mapipigilan sa gusto mong gawin, sige, bahala ka. Pero hindi mo rin ako mapipigilan na basta din ka. Rosario, kahit basta rin mo ako, kahit paulit-ulit, ngayon ipagdalaban ko na kung gano'ng nakapahal.
Siguro nadala lang ako dahil kagustuhan ko i-maintain ang image ko sa publiko. That was so careless of you, Kael. Paano kung may nangyari sa'yo, hindi mo ba naisip na may pamilya ka nag-aalas sa'yo? And you promised me you'll always be here for me. I'm sorry, Ma. Sorry. Hindi na mauulit. Yes? Ay, Kael, may mga bisita ka pala. Babalik na lang ako. Ay, hindi. Tumuloy ka. Ikaw ba yung babae niligtas ni Inspector Reyes? Opo. Ako po si Rosario Galang. Ako naman si Laura Alejandro. Niligtas din niya ako sa panganib. Kaya nung nabalitaan ko nangyari sa kanya, pumunta kagad ako dito. Ay, salamat. Sa wakas, naipagtapat mo na kay Rosario ang pag-ibig mo sa kanya. Masaya ako para sa iyo, anak! Wala ako, best friend, sa turo ng panalita mo kagabi. Papaubayan mo na si Rosario kay Kaeli. Hindi, uya. Tama yung sabi ni Lola Belen sa kanya ni Brother Jules. Hindi ko dapat isuko yung pagmamahal ko kay Rosario. Hindi ako titigil hanggat di ko siya napapasagot, no? Ikaw na ako, Juan. Dahil kayo ang bangin niya at Rosario. Basta lagi mong tatandaan, Juan, ipakita mo kay Rosario na kaya mo ipaglaban ang pag-ibig mo sa kanya. Na kaya mong ilaban ang pitpitan ng kalembang ng pagmamahal mo. At nasa ganun, ba, kahit isang daan na maging karibal mo, palisin ang lahat. Yun, no? Ayos! Ang totoo po niyan, matagal ko na hong hinahangaan si Inspector Reyes. Dahil alam niyo naman po, kukunti na lang yung nababalitaan natin na katulad niya. Oo naman. Kaya nga po, isang malaking karangalan na makilala siya at iligtas po yung buhay ko. Rosario, iwanan muna ako dito. Total naman, lalabas na ako, sabi ng doktor. Ganun ba? Sige, mauna na ako, Kael. Ma'am Laura. Sir. Ito ah. Ang kulit talaga ng babaeng yan eh. Sinabi ko sa kanya, umuwi na siya pero nandito pa pala siya. At biray mo, madam. Tinawag akong sir! Total, nakaalis na siya. Siguro mas mabuti na mauna na rin kami ni Queenie. Baka mamaya maabutan pa kami ng press dito. Mag-iingat ka na. Yes, ma, I promise. I love you. I love you too. Tara. Yani ang ginawa ni police hero na si Inspector Kael Reyes kagabi. Niligtas niya ang isang babae mula sa gang ng mga rapist na napapabalitang ng bibiktima sa Kamaynilaan. Nang dahil sa nasabing pagliligtas, muntik pang mabawian ang buhay si Reyes nang sanggahin ito ang bala na para dapat sa babaeng niligtas niya. Sa ngayon, wala na sa panganib ang bayaning si Reyes. Sinalo mo yung bala. Grabe naman, best friend. Hindi ka man nabanggit. Eh, kayong dalawa nagpatumba sa mga manyak na yun, ah. Ayos lang yun, Siong. Eh, importante naman, naligtas namin yung buhay ni Rosario. Saka ligtas na rin yung buhay niya. Hey, hindi ka na nagisip? Paano yung matagal nating pinaghirapan? Paano ang pag-asa ng line aswang? Kung wala na anak ng dilim? Pasensya na, Ma. Kailangan ko lang gawin yan dahil nandun si Juan. Pero tanda mo, best friend, ha? Muntik ka na rin barilin yan, di ba? Nung vigilante ka. Tapos pinalaya si Franco para mahuli ka. Tasan naman! Ano ginagawa ni Juan? Tinulungan niya ako labanan ng mga gang rapists niya. Tama ka, Ma. Mukhang okay si Juan. Mukhang marami akong matututunan sa kanya. Mukhang magkakasundo kami. Naalala mo ba sinabi ko sa'yo dati? Nung ligtas natin yung magkapatid, si Charmaine saka si Rebecca. Diba sabi ko sa'yo, hindi dapat tayo nag-uusga agad ng tao, lalo na't kung hindi pa natin ganun kakilala. Minsan nga,
kung sino pa yung kaaway natin at kung kanino tayo galit na galit, siya pa yung nagiging matalik na kaibigan natin. Uy, sabi mo, hindi mangyayari sa inyo ni Kael yun, di ba? Nagkamali ako, Siong. Noong mga oras na nililigtas namin ni Kael ang buhay ni Rosario, nakita ko na hindi pala siya ganun kasamang tao. Saka isa pa, utang na loob po sa kanya ang buhay ni Rosario. Best friend, payo ko lang ha. Huwag na huwag kang masyado magtitiwala dyan. Alam ko naman yun, Siong. Siyempre, hindi ko sasabihin sa kanya yung mga sikreto ko. Kahit magkasundo pa kami, hindi niya pwedeng malaman ang tungkol sa baka na krus na to at sa misyon ko. Nakita ko na siya, Amelia. Nakita ko na ang anak mo. Nakita ko na ang anak ko. Nakita ko na ang anak mo. At misteryo sa akin ang kanyang pagkatao. Napansin ko ang kakaiba niyang lakas at liksi. At may mga kakayahan siyang alam kong hindi galing sa dugo nating mga tagabantay. Mayla. Ano po ang may paglilingkod ko, Ama? Gusto kong malaman tungkol saan dito sa Sarignaya. Kung nadiskubre mo na ang paraan para may palabas ang kapangyarihan mula dito. Siyo. Isang.